Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat at welcome back sa aking YouTube channel. Narito na naman pong muli si Kunyang para magbahagi sa inyo ng mga malulungkot at masasayang kasaysayan ng mga OFW dito sa Hong Kong. Ang pag-abroad ay pakikipagsapalaran na hindi natin alam kung ano ang kahantungan na sa lahat ng ating pagsasakripisyo ay magiging tagumpay ba o kabiguan. Kung kaya't narito po ang kwento ng isa nating kababayan. Ang sabi niya dito, Dear Kunyang, nagdesisyon akong mag-abroad dahil namatay ang aking partner. Iniwan niya ako ng mga maliliit pa ang mga anak ko. Dahil sa sobrang hirap ng buhay, nagdesisyon akong mag-abroad. Naging okay naman sa umpisa kasi nga naibibigay ko yung mga pangangailangan ng mga anak ko. Pero habang lumalaki sila, hinahanap nila ang aruga ng isang ina. Sa tuwing makakausap ko sila, sasabihin nila sa akin na inay, umuwi ka na. Okay lang kahit wala tayong pera. Alam kong madali lang sabihin ng mga anak ko ang ganun. Pero sa totoo lang, iniisip ko kung paano kami mabubuhay. Kaya nagbingi-bingihan ako sa mga hiling ng anak ko. Nagpatuloy akong maging OFW hanggang sa nasira ang buhay ng isa kong anak. Nag-asawa siya sa mura niyang edad at nagkaroon ng anak. Dahil nga wala namang trabahong alam ang anak ko, naging obligasyon ko ang pagsusuporta sa anak ko at sa aking apo. At ito na rin yung naging dahilan na magkagulo ang magkakapatid nitong mga anak ko. Dahil naging problema nila yung naging asawa nitong isang anak ko. Kaya nagdesisyon akong umuwi na lang. At pag uwi ko, yung isa kong anak nagloko na rin, hindi na rin siya nag-aral. Pero sa ngayon, andito na ako sa Pilipinas at naging okay naman ang lahat na kapag umpisa ako ng maliit na negosyo at sa ngayon ay tapos na ang dalawa kong anak. Okay na rin ang kalagayan ng anak kong bata pa na nag-asawa. Kaya kahit papaano, pinili ko man ang mag-for good, naging okay din naman ang lahat. Kaya kahit anuman po ang pinagdadaanan natin sa buhay, kahit anuman po yung problema natin, nasa atin pa rin po ang desisyon kung ano ang dapat nating gawin, kung ano ang gusto nating maging desisyon sa buhay. Maraming salamat po at huwag pong kalimutang mag-subscribe, hit like and click the notification bell para po updated kayo sa mga susunod ka pang video. God bless everyone at ingat po mga kabayan.